This dog. Come on. Oh, binulabog ko sila, 'di ba? Tada. Ang dami nila. Tada. Kami baba. Magjawa siguro 'to. Hey guys. So today ay day off na naman natin. Imi-meet ko si Madam Alicia kasi maglalakad kami sa Mount Rushmore daw. Mag-exercise ang lola nyo for the first time in forever. Kaya lang, ang usapan namin is 9 o'clock. But since Filipino tayo, syempre, umalis ako 5 minutes before 9 o'clock. Si Madam Alicia, laging on time yun. Malamang nandun na siya at naglalakad na siya. Mga nakaisang ikot na yun bago pa ako dumating. 5 minutes before, malapit lang naman sana, pero wala pala akong gas. So, nagpagas pa ang lola nyo. Tapos, di ko siya tinatap. Hindi ko siya tinatawagan. Kailangan niyang mapanood tong video para maintindihan niya kung bakit late ako. Sabi niya, pipikapin niya yung aso. Sabi ko sa kanya, huwag mo munang pikapin maya-maya na kasi nagre-ready pa ako. Late ako kasi tumawag yung friend kong si Gracia, malamang panonoorin niya to. Tumawag, tapos naginarte, may pinapa-order sa Amazon. So, syempre, in-order ko muna, ha? Kasi, alam nyo na. Sa Bahrain kasi, nasa Bahrain kasi yun si Gracia. Sa Bahrain kasi, mahirap mag-order ng Amazon matagal. So, gumamit kami ng FBO address, blah, 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 para ma-receive niya on time. So, syempre, medyo sanay tayo sa mga ganyang bagay, kaya ano. Eh, nakakahiya naman sa friend ko, so in order ko muna. So, kasalanan niya. Bakit late ko? Actually, magkakilala naman sila ni Madam Alicia. Na ako sa Mount Rushmore, pero late tayo ng maraming minutes. 30 minutes. Feeling ko nakailang ikot na siya. Tapos hindi ko pa chine-check yung messages ko, malamang mini-message niya ako. Guys, ang ganda ng Mount Rushmore. Papakita ko sa inyo. Actually, ngayon mag-exercise kami pero kakainin kami mamaya. So, feeling ko, ibaburn lang namin yung kainin namin mamaya. Marami nag-exercise dito. Kaya lang mainit. Negra na nga ako. Magiging negrita pa. Actually, marami naglalakad. Naglalakad ng mga aso nila. Ng mga ano. Maganda guys. Papakita ko sa inyo mamaya. So, ayan na, Mount Rushmore. Dito na tayo, guys. Malamang naglalakad na ang lola natin. Oops. Asan tayo dito? Hanapin natin ang car ni Madam Alicia. Malamang dito lang yun sa tabi-tabi. Asan ka na? Ay? Bakit parang wala siya? Bakit madali mo ako tinutulog? Dito tayo. Tada naman. Ganda ng view. Layo ko. Ganda guys. Tada. Iikot ko kayo mamaya.
Hanapin lang natin si Madam Alicia. Nakailang ikot ka na. O, di ba nag-vlog ako? Nakaganto ako kasi ilalagay ko sana yung susi ko dito. Hindi pala kasha. Diyos. Hi! Hi to the doggy. Say hi. Hi. Did you miss me? Did you miss me? Nakailang ikot ka na. Ay, nakaon. Oh my God. Tada. So, aakyat tayo sa hagdan na hindi ko naman alam kung kaya pang akyatin. Ang tagal ko kayang hindi nag-exercise. Yes. Let's go! Tinatamad na ang aso. Actually, pumunta lang ako dito para mag-video, hindi para mag-exercise. O, diba? Ang mag-lola. I'm sure hihingalin ako. Ilang steps ba to? Come on, let's go. Come on, let's go. Ganun ang view dito sa taas. Parang pagod na siya. Hindi, meron kasi ako. May pagkain ako sa packet ko. Ah. Yan. Let me view. So, ayan yung hagdan na inakyat natin. Yun ang highway na. Tada! May malaking sign dito eh. Papakita ko sa inyo. Ayaw gumalaw. Siya. Di ko lang alam kung makikita. Di ko alam kung nakikita nyo guys. Pero, yan yung sign ng Mount Rushmore. Tapos ito ang view dito sa kabilang side. Tada! Look at this doggy! He's a happy boy! Nasa ibabaw tayo ng bundok. So, bababa tayo sa kabilang hagdan. Tapos doon, may palaruan ng mga bata. Tada! Come on! There's another dog. Oh. Keep going! Keep going! Oh! Same color. Really? So kung ilan man yun, ito yun. So, nagtanim sila ng mga bagong puno. Pero may mga flag. I actually don't know kung ano yung story niyan.
ang dami. Or baka it's a different story. Oh, here you go. In celebration of the life of David, donated by World of Honor Fund. But so yun yung hagdan na binabaan natin. Tapos meron ditong kids playground. So this is really good sa mga may bata. Maganda tong area na to for family outings, family picnics. Look at this doggy. Hi. Other side, and papunta tayo dun sa mga picnic area. So ito, pwede siyang ipabook yung kung gusto mong mag-picnic dito, family or something. May mga picnic table pero kailangan mo siyang ipa-book prior, depende kung ilan ang expected guests. Ganda ng langit. Ang daming ducks. Hindi daw pala siya ducks, geese, or goose. Tada! So maganda dito guys, pag gusto nyo mag-picnic. Very relaxing. This dog. Come on. Ganda guys. Super ganda. So pag ipapabook mo siya, meron mga picnic tables, tapos pwede kayong mag-ihaw-ihaw dito. So may ihawan. Tapos, may mga tables. Depende kung gaano kadami ang yan yung picnic tables nila. So, ipapabook mo yan. Siyempre, may bayad. So, ito, pang-malakihan ito. Tapos, meron silang maraming trash can palibot to make sure na hindi kayo magkakalat. Tapos, may mga ganyan sila. Cigarette. Chuchu. Tapos, oh wow! Look, meron na silang volleyball, ano, area. Oh, may bago na dito, guys. Meron na silang net to play volleyball. Di ko lang alam kung i-rent mo din yan. This is another picnic area, pero medyo mas maliit siya dun sa isa. Meron ding grill. Tapos, ito yung bago nila. Dati wala to dito. Or at least nung last na nandito ko. Ay, ang galing! Meron na silang volleyball area. Tada! So, yan yung mga picnic tables, makikita nyo. Tapos, yun, meron silang restroom. Ayan. Actually, may dalawang restroom dito dun sa may parking lot yung isa. Dun sa saan tayo nagsimula. Tapos, papakita ko sa inyo. Ang ganda-ganda, guys. Nasa Virginia Beach area ito.
Look at them. Oh, binulabog ko sila, 'di ba? Tada. Ang dami nila. Saya-saya. Oh, 'di ba? 'Yun sila. Marami pa dito. Oops. There you go. Piling ko binulapog ko sila. Oh, 'di ba ang ganda? Naglakad ka na, na-relax ka pa. No swimming. Tada. Guys, nakatapak ako ng tae. Kaka-video ko, nakatapak ako ng tae. Ganda-ganda, guys. Ganda-ganda. Oh, meron pang isang volleyball court. Galing naman. Natuwa naman ako. Kasi, ini-improve nila yung park. Malaki to, guys. Like, pag iniikot mo, pag mag-exercise ka, iikutin mo yun doon kasi gilid dadaan. So most probably ang isang ikot ay 3 miles if I'm not mistaken. Tapos pagka gusto mo naman ay talagang cardio, akyat ka dun sa hagdan kasi I think 5, I mean kada isang akyat is equivalent to 2 floors. So, pag nakalimang balik-balik ka, it's like, umakyat ka sa 10th floor. So, yun pa yung isang picnic area. At ito yung isang volleyball area. Ang saya naman. So, kailangan ko na lang maghanap ng friends na nagva-volleyball since... So, this is like a beach volleyball area since sandy siya. Parang galing nga. Hinakot pa nila yung sand kasi wala naman kasing sand dito. So, siguro hinakot nila yan galing sa dagat para lang mukhang may sand. Tada! Lalakad, magka-holding hands lang. Tapos, pag may mga concert, ito, pwede siyang rentahan. Tapos, dito yung mga tao. Ito, medyo malaki siya. Parang stage. Tapos, yan yung view. Ganda, diba? Tapos, kompleto na. Tapos, ayun yung hagdan na sinasabi ko. Doon kami umakyat kanina. Pagka... Tapos may area din dito for fishing. May hagdan pa ikot, parang apat yata. Paakyat pa baba. Ito yung fishing area na sinasabi ko. Ganda, diba? Oh, taray, sige mag-emote ka dyan. Ayan o. Diba, lola mo nag-emote. Paano pumunta dyan? Saan? Oh, doon? Ah, diba yun din? Ang ganda dyan. Tumapicturean kita galing dito. Wait lang. Yung hagdan na sinasabi ko na inakyat namin kanina. Tapos, ayun yung isang toilet. Pasok tayo sa fishing area. So, ito yung fishing area. Pero syempre kailangan mo ng fishing license bago ka makapag-fishing. Hindi kagaya sa Pilipinas na pag gusto mong mag-fishing, eh mag-fishing ka lang. Dito kailangan mo ng license. At iba pa ang license ng salt water kesa dito sa... Okay, ducks daw to, sabi ni Madam. Ah, okay. Oo. Pero ang ganda ng color. Tingnan mo, oh, diba greenish ang ano. Yeah. Shucks, ang ganda. Pag naaano ng araw. Tada. Kami baba.
Magjowa siguro to. Tiyan nyo guys, may upuan pa dun. Pag mag-emote-emote ka, sabi ni Madam Alicia, hindi daw pwedeng mag-fishing dito. Kasi man-made lake to. I don't know. Hindi siya totoong lake. So, pwede ka lang mag-date-date dyan. Upo-upo kayo dun. Tapos, emote-emote lang. Ganun. Ewan ko, pero dati may nakita ako dito mag-fishing. So, yun nga lang, pag gusto mong mag-fishing, basta kailangan mo ng license, isang salt water at isang fresh water yun. Kumbaga, isang dagat at isang tubig tabang. Char. Ganda, diba? Yun ang may upuan. Magpapapicture ang mag-alaw. So, merong group exercise doon. Gusto naming makisali. Pero most probably, ewan ko, ano yan? Ano ba yan? May bayad ba yan? Siguro. Sumasa. Kaya na tayo. Daling ko muna itong... O, diba? Nag-exercise ng konti. Tapos ngayon, niyayaya na akong kumain. Hindi mo lang kami pinawisan. Feeling ko hindi mo lang ako pinawisan. Well, susunod na lang ulit kasi nga. Gusto ko lang i-video yung Mount Rushmore. Gusto ko lang mag-emote-emote. O, diba? Ganda. Hindi ko ma-video kasi. Saan nga naka-park? Hindi ko makita yung car mo. Hinahanap ko kanina. Ay, tamo, natapakan ko na naman yung tae. Ano ba? Kaka-video. So, ito yung parking area. At kaka-video ko, ay, dalawang beses ako nakatapak ng tae. Kasi maraming asong nilalakad dito. So, yung iba, hindi nila siguro dinadampot yung mga pupo. Sa dulo nito, meron ulit picnic area. Pero yung pang maliliit lang, kumbaga pag konti lang kayo. Tsaka mas cheaper siya. Kasi naalala ko nung nag-rent kami dati. Mahal siya. So, ang nirentahan namin yung nandito lang. Kasi, yun lang yung afford ng budget. Mahal din siya. Kahit na... Diba? Kahit pumunta ka lang dito, tapos emote-emote ka lang, mag-park ka lang dyan somewhere. I was looking for, ano, red car. Kaya pala hindi kita makita. I forgot. So, ayun si Madam, nakapark. So, hinahanap ko yung red car niya kasi dati naka-red Mercedes siya. Nakalimutan ko na. Ay, nagpalit na pala siya ng car. So, ayan yung ibang picnic tables. Ayan yung mga ano. May ihawan din dyan, may mga upuan. Pero magdadala ka nga lang ng extra chairs mo pag marami kayo. So, yan yung nirentahan namin. Tapos, dala lang kami ng upuan ng bata doon sa harapan. So, yan. Kaya nirent namin yun. Tapos, nagdala lang kami ng mga upuan sa kabanig. Higa-higa kami dyan. Ang pangat ang hair ko kasi nagsumbrero ako. Kasi alam nyo na, pag Filipino naglalakad, takot mangitim. Usually, deadma lang ako sa init. Pero ang sabi ng kapatid ko at ng pinsang ko ay ang itim-itim ko daw. Pag magkakasama kami, ako yung pinakamaitim. Considering na pa yung nasa Amerika, ako yung maitim. Pero galing kasi akong Greece noon. Nagkita-kita kami, so probably yung reason. Anyway, so tapos na kaming maglakad. Actually, sangikot lang kami, tapos sangakit sa hagdan baba. Kasi nagbe-video nga ako, hindi rin. Tapos, hahabulin namin yung breakfast sa... Shucks, I forgot. Mamaya ako nasasabihin sa inyo kung saan kami pupunta. Basta somewhere in Pongo. Medyo malayo yun. Pero punta muna tayo sa bahay ni Madam Alicia dahil magbihis family date walk. Chuchu. Shuck. Ako, isipin ko pa. Kasi naligo na ako. Kailang maglakad ako. Nakahiya naman kung may araw ako, diba? May dala naman akong extra damit. Ganun ako lagi. Ready. Dyan sa likod ng sasakyan. Maraming ano dyan. Kompleto ang gamit ko dyan.
So ngayon magda-drive ako papunta sa bahay niya, which is Google natin. Ewan ko pa guys, hindi ko na lang. Oh, 6 minutes away. Guys, yung sinasabi ko, pag kayong medyo emote ka sa buhay mo, maglakad ka na lang dito. Nakaka-relax. So kaya, mag-park ka lang dito. Napaka-relaxing ng view. Tingnan nyo. Ayan. Naka-park tayo sa harap ng lake. Tada! Saya-saya. Pag motivated ako yun, maglalakad ako mag-isa. Yun si Madam Alicia, naglalakad yun dito araw-araw. Kasi napakalapit lang nito sa bahay niya. Like 6 minutes away na sabi ko. So okay lang sa kanya na pumunta siya dito everyday. Naka 3,000 steps lang ako. Okay lang din. Baby steps. Kasi nga, matagal akong hindi naman nag-exercise. Wala lang, puro kain lang. Puro bibig lang na-exercise. Tapos ngayon, kakain na naman tayo. Nag-drive na ako. Malaki yung Mount Rushmore. Saka napakarami mong magagawa. Pagka nagtitipid kayo ng family, Mount Rushmore na lang. May palaruan pa ng mga bata for free. Makapag-exercise kayo. Napaka-peaceful din. Weather today, mainit. Virginia Beach area ito. At si Madam Alicia ay nakatira sa harap ng Jollibee. Kapit-bahay niya lang yung Jollibee. Pero madalang yun mag-Jollibee. Siguro pag pupunta ako tapos mag-iaya ako ng Jollibee. Yun. Sawa na sa Jollibee. So, it's 10:28 AM. Actually, hindi talaga ako nag-breakfast kasi alam ko kakain kami. Pag ito ang kasama ko, si Madam Alicia, talagang kakain kami. Sayang kasi si Marie may pasok siya, so hindi siya pwede ng mga ganitong araw. I think
Friday yung lift. Ayun guys, ang Jollibee. Wait, ayun, sa kanan. Kaso nakaharang tong cellphone holder ko. Oh, nakaka-stress. Tada! Ayun guys, ang Jollibee. So, andito na ulit tayo. Sa area ni Madam Alicia. So, ayun na ulit. Dito na tayo. Park tayo dito sa tabi niya.